Good morning po. Morning, ma'am. Morning, attorney. Ito po ba ako? Opo naman. Good morning po sa lahat. Good morning po, Maring Winnie, Ma'am Winnie, and Miss Bernadette. Good morning po. Ah, sige ho. Question for the day. Dahil yung elementary pa lang kami dito, ha? First question. Ano po ba yung blotter? Opo. Bakit? Magkaiba po ba yung police at saka barangay blotter? Ah, yes. Oo. Ito ay pangkaraniwan, no, na naririnig natin yung police blotter, barangay blotter, no. Yung police blotter, in simple terms, no, ito ay tinatawag na incident reporting and incident recording. Lahat ng insidente na maaaring may kinalaman o it constitutes a crime, no, maaaring i-report yan sa police at i-record ng police, no, sa isang logbook. Ito ay nagiging police blotter. Yung barangay blotter naman, ang kaibahan lang ay any incident din, no, na maaaring mag-constitute o maaaring makonsidera natin na krimen na nasaksihan, no, ng isang tao, ay pwede niyang i-report din sa barangay, no, kasi ang barangay pinakamalapit yan na usually ay napupuntahan ng tao. So, yun lang yung kaibahan nung dalawa. Parang ano, parang pagkabarangay, attorney, community. Community crime or community, yes, event happening. Pagka police, yung medyo paano ba? Medyo mas malawakan, mas mabigat ba ang offense? Usually po 'yun ang nangyayari kasi ho sa barangay blotter, no? Madalas po, no, pagkatapos ng barangay blotter ay kung sino man po yung nareklamo ay iniimbitahan ng ating barangay for a barangay conciliation. Oo nga po. At may mga kaso po, no, na ang tinatawag nila cognizable, no, ibig sabihin maaaring dinggin ng ating barangay. Hmm. Karaniwan po dito yung mga away, no? Away party sa komunidad o sa away ng mga tao na nakatira sa iisang barangay. So, yun po yung madalas, no, na binabarangay blotter. Opo. Ika nga. Pagka police blotter? Yun po yung mga krimen, no, na maaari, like for example, shooting incident, okay, o kaya ay may robbery na nangyari sa bahay. Mas, no, malaki kaya, na. Most of the time po, yan po ay nire-report sa ating police. Sino ang nagpapablotter? Kailangan po ng investigation, no, okay, ng police. Okay. Sino at po? Kung kailangan na hulihin, no, kailangan hulihin, i-apprehend yung pong suspect, no, karaniwan po ayan ay kailangan na i-report sa police, no. Yun yung yun ba yung same ba yun as police report? Or based on the blotter, gagawa sila ng police report? Based on the blotter po, nagagawa po ng police report. And okay, a complaint, no, afterwards, if a complaint is warranted. So, pinaka-entrada nyo po, pagpupunta kunwari kayo sa police station, may reklamo kayo. Blotter. I-blotter muna. Ganon. Parang record, yes, it's a file. Ganon. Tama po. Okay. Ito ay isang, ano lang po, logbook, no? Recording all the incidents, no? At least, the most important thing yata, attorney, it was recorded. Documented. Ang police blotter po, kailangan po may mga elemento po 'yan, no. Kailangan po nasasagot niya yung tinatawag niya nating 5 W's and 1 H. Oh. Who, what, when, where, when, how, and how. Kailangan may ganon. Attorney, yun po bang barangay complaint o barangay blotter ay pwedeng mag-elevate sa police blotter? Yes po. Pwede? Yes po. No, yes po. Hindi na, karaniwang tanong, no, kung ang nakapag-barangay blotter na ba ay does it preclude, no, a person from reporting it to the police, ang sagot po ay hindi, no. Ayun. Kung nakapag-barangay blotter, maaaring pa rin mag-report sa police, no, lalo na kung kailangan na i-apprehend, no, yung isang suspect. Sino po ang nagpapa-blotter? Yung bang biktima, pati ba witness, kailangan magpa-blotter? Ma'am Bernadette, no, gusto nating linawin, no, kasi karan naririnig po natin yan, no, na tanong madalas.
ang pagpapablotter po ay hindi siya confined o eksklusibo sa biktima. No? Any okay. person po pwede magpablotter as long as meron po silang information, no? Information on the crime that was committed. Kaya ang nakalagay doon sa, kasi kung magpapablotter ka, you have to fill up a, ang tawag niya doon, ano, IRF, no? Incident Report Form. Okay. Doon sa incident report form, nakalagay doon to the best of my knowledge. So, ipirmahan yun no, kung sino man yung magre-report. No? Ibig sabihin, kailangan meron siyang na nakita niya, ay nakita niya o meron siyang personal na information as to the crime committed. Paano, na, paano po alam, malalaman ng tao paano magpa-blotter? Eh parang, ang form, di ba? Anong isusulat mo doon? Yung iba nga ho, hindi marunong sumulat, di ba? Nagigets niyo ho yun? Minsan, mukhang simple para sa iba, pero sa iba challenging yung mag-fill out ng mga forms na ganyan, ha? Yes po. Meron po tayong mga desk officers sa ating mga police station. Sila po yung tumutulong at nag-a-assist sa sino man na gustong magpa-blotter. Mm. At yung ating incident report form, IRF, nakalagay po doon no kung sino yung anong pangalan ng nag-report, yung personal circumstances nung o personal profile po nung nag-report, saan nakatira, anong edad. Nakalagay din po doon kung ano yung kung sino yung suspect, ano yung sino ang biktima, at meron din portion po doon na pwedeng ilagay yung narration of the incident. So doon po ikukwento noong kung sino man ang magre-report, kung ano yung nasaksihan niya na krimen. Kahalagahan ng blotter sa kaso, attorney? Bakit kailangan may blotter pa? Importante po yung blotter, no? Kasi po, ang blotter po ay karaniwang inire-report right after, no? Or during the commission of the crime. So, ito ay fresh pa sa isip ng either ng biktima na nag-report, kung siya yung nag-report personally, o ng sino mang tao no, na may alam o nakasaksi doon sa krimen. Mm-mm. So ito po ay maaaring gawing ebidensya pag nag-file na po ng complaint either sa piskalya o kaya sa korte upang patunayan na nung nangyari yung krimen ay in-report kagad at maaaring na identify positively no yung suspect no o yung akusado and kung paano nangyari yung krimen. Kasi minsan 'di ba yung lapse of time Ma'am Bernadette and Ma'am Winnie because of that lapse of time from the time that the crime happened up to the time of the filing of the complaint minsan nakakalimutan, no? May mga nakakalimutan yung ating biktima. Ayan. So maganda na ma-file yung police blotter para magsilbing documentation or record kung paano nangyari yung crime. In that context, attorney, na fresh pa nga, ano, pero may pagkakataon ba na nire-refute yung paunang blotter because of mental condition at that psychological rather psychological condition at that time gulong-gulo ang isip ko noong mga panahong yun hindi ko alam ang sinasabi ko pero ngayon na nahimasmasa na ako maliwanag na sa akin ang pangyayari meron po bang ganon? May mga nangyayari pong ganon ngunit yung ating tinatawag na human nature. Okay. Sa pagsasampa ng kaso, kung ano yung una mong naikwento at kung ano yung pagkatapos ng isang krimen, usually it's the truth, di ba? Kung ano yung nasaksihan mo at nai-report mo kaagad sa pulis, no? Meron yung weight, no? May weight 'yon na binibigay ang korte dahil ito yung bugso, no? Bugso ng iyong damdamin, no? Na pag pumunta ka sa police station at nag-report ka ng krimen, nakita mo, may bearing yon na maaaring totoo. Kumpara sa nakalipas ang ilang araw, linggo o buwan, saka ka palang mag-file ng kaso, babaguhin mo ngayon yung una mong statement, maaaring may mga ibang factors na doon no, na nai-consider no, ng nag-file. No? Okay.
At attorney, that ito nga. That determine whether or not totoo hindi yung kanyang sinasabi. Oo. At ito nga po, attorney, may expiration ba daw yung isang insidente bago ito mapablutter? It happened, dapat ba, yes, a few months ago lang? Yes, usually it should be immediately, no? Kailangan, ano immediate? Right after mangyari yung isang krimen, no? Usually 24 hours, okay. Kailangan maipablutter. Pag hindi, pag nag-lapse na? Kasi kailangan pong maimbestigahan ng polis, eh. Kailangan kong mapuntahan ng polis, no? Yung place of the crime, no? Mm-hmm. At mahuli at saka masampahan ng kaso. At pagdating naman sa fiskalya, magkaroon ng inquest. No? Oho, paano, otherwise, Paano po kunwari daw mina-agrabyado ako? Dapat ba habulin ko yung magsosorry ako sa kanya bago pa ako maipablatter? Dahil pag napablatter ba, yari na ba ako? Magkakakaso na ba ako? Ah, hindi naman po, ma'am Bernadette. Ano, a blatter is just a report on the incident. It's not a complaint. It's not a formal charge yet. Hindi pa po siya formal na kaso. Ito po ay report lamang sa police, no? At yung pagpahop na nag-report sa police, a-action ang dapat ng police yun dahil pinablato. Dapat po, no? Dapat po. Lalo na kung identified yung suspect at lalo na kung ang nangyaring krimen ay katatapos lang nangyari or ongoing. Ongoing yung crime that is being committed. Okay. Iyon, gaano katagal po para magawa ang imbestigasyon? Kasi may mga pangyayari po in the past na sa balita na ilang araw pa bago pinuntahan, bago inimbestigahan, eh namatay na. Oho, dapat po, no? SOP po para sa ating mga kapulisan na puntahan kaagad yung agad-agad place of the crime, no? Kung kailangan ma-apprehend, kailangan mapuntahan po kaagad para, kumbaga, it's just not to apprehend but also to keep the peace and order. Oh, yun. In that case, at attorney... At meron po tayong tinatawag na, kasi kung nahuli ng isang suspect, kailangan pong sampahan na yun ng kaso. Opo. At dahil kailangan mo siyang ipresenta sa piskalya para ma-inquest, no? Otherwise, kung walang kasong maisampa, kailangan within a certain period, depending on the nature of the crime, kailangan pakawalan, no? Opo. Yung inapprehend o yung hinuli. In that case, attorney, liable ba yung police na pinagreportan ko kung may masamang mangyari sa akin? Kasi hindi nila agad-agad inimbestigahan yung nireport ko. Maaari po, no? Dahil ito ay neglect parang of negligence, duty. No? Negligence sa may duty ang ating mga kapulisan, no? To make sure, to ensure the security, no, of the person na nag-report, no, ng incident. Lalo na kung ang taong ito ay humingi din ng security o protection. May ganun. May ganun nga. Nako, medyo mabigat po pala ang pinanghahawakan ng blotter. Akala natin simpleng report lamang, pero ito pala ay maaaring timbang pala to. Mabigat na ebidensya laban sa isang tao na gumawa ng krimen o naka-offend sa iyo, no, attorney? Oho. Kasi ho, ang blotter, no, ito ay nagsisilbing, kumbaga, giya sa ating mga kapulisan, no, na may krimen na nangyayari. I see. Na kailangan nilang agarang respondihan. Okay. At the same time, Ma'am Winnie, no, maaari lamang, gusto ko rin ipahatid, no, sa ating mga kababayan na yung blotter po, because it's a recording of incidents. It's also a way for our law enforcers to determine, no, kung ano yung status o estado ng peace and order sa isang community. So, nagiging adin po siya, nagiging basehan para sa mga programa ng kapulisan, ng ating kapulisan, no. Okay. Para, for example, no, in a certain community o a certain barangay, mataas ang krimen, maaaring may mga programa like paglalagay ng CCTV, no, may ma-prioritize yung gantong
ganitong barangay sa paglalagay ng CCTV. So it's also for policy purposes. Ayun, naku, napakaganda po ng inyong mga naidetalya sa amin. Attorney, maraming salamat po sa panahon, ha? Maraming salamat din po, and it is my honor to provide some information to our viewers. Very good. Honor and duty. Thank you po, Attorney. Maraming salamat. Si Attorney. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Si Attorney Ann Rachel C. Miguel mula po sa Miguel A.R. Miguel Law Office sa Quezon City. Maraming salamat din po. At thank you. Gusto ko lang pong pasalamatan yung aking kaibigan na si Attorney Ella Balatpat from the NHA. Ayan. Maraming salamat po. Sige po. Nako, Ate B,